Good day everyone. For our today's video, I'm gonna show you sample of PowerPoint template that we are going to use on our virtual graduation ceremony. So this is our blank slide. Ipipaste lang natin dito yung ating background na ginawa ko yan sa Photoshop, pero pwede rin kayong gumamit ng background from Google. Mag-search lang tayo dun ng background na pang-graduation. Then wag natin kalimutang ilagay yung logo ng school. Ipaste lang natin dito sa gilid. So sample logo lang to ha. Then, ilalagay natin dito sa baba niya yung name ng ating school. Mag-insert lang tayo ng text box. So, kung mapapansin nyo, dark yung ating background and black yung ating text. So, gagawin natin itong white para maging readable yung ating text. Ayan. Then, duplicate lang natin itong text box ng Sample Christian Academy para naman sa ating batch 2021. Para hindi na tayo mag-insert ng text box. Palitan lang natin ng font. Depende sa gusto nating font, pero make sure na solid font siya para mas readable. Yan, duplicate ulit, Control D para sa 2021. Ito lakihan naman natin ang font to. Ayan. Nilagyan ko rin siya ng shadow para mas mabasa. Then pwede nating baguhin siya ng color, gawin nating orange. Ayan. Then, Control D again. Itong batch, kakulay, color white. Control D para sa virtual graduation. Ayan. Ayan. I-Control D lang natin ang i-Control D para magkaroon tayo ng duplicate text box para hindi na tayo mag-i-insert. Ayan. Type natin dito, ceremony. Then, baguhin natin ang font type. Ayan, yung ceremony. Then, yung graduation, gawin natin orange. Kagaya ng 2021. So, make sure na yung color natin hindi masyadong marami. Ayan. So, kaya naman yung napili kong colors kasi yung education na logo, may pagka-orange din siya. Then, another slide tayo. Enter lang sa baba ng slide. Then, i-paste naman natin dito yung background natin para sa pictures ng ating graduates. Yung kanilang name. Ayan. Pwede rin tayong humanap sa Google ng mga background. Marami doon for graduation. Pero ito kasi ay ginawa ko sa Photoshop. Ayan. So, dito natin i-paste ngayon yung mga pictures nila. So, per slide na lang ang paggawa natin. So, for example, ito yung picture. Sample picture lang to ng ating student. Picture ko to. Itong maganda na to. Ayan, lagyan natin ng border. Yung border na ating ilalagay, gawin natin kakulay din siya ng ating ribbon. Yung pinakang light. Kaya gagamitan natin siya ng eyedropper. Para hindi nalalayo ang color niya sa ating layout. Then, mag-insert tayo ng rectangular shape para sa paglalagyan naman ng names or name. Yung color niya, eyedropper pa rin dun sa gold ng toga niya. Yan. So, mapapansin nyo, hindi naman nagkakalayo yung mga color niya. Then, ilagay natin dito yung logo tsaka name ng school. Kunin natin, copy lang natin, then i-paste natin sa second slide. Para every slide, merong logo and name ng ating school. Yan. Then, gamitan natin ulit ng eyedropper para sa color ng ating name ng school. Kakulay ng rectangular shape natin. Ayan. Then, duplicate lang natin para sa paglalagyan natin ng ating name. Ayan. Gawin nating
dark blue eyedropper pa rin. Napapansin nyo, lagi akong gumagamit ng eyedropper para yung color ng layout natin hindi magkakalayo-layo. Even yung font size niya and font style niya hindi nagkakalayo-layo. Ayan, duplicate lang natin ulit para sa ating course or para sa grade. Ayan, senior high, grade 12. Medyo liitan natin yan. Then, italic. Then, duplicate natin. Ito naman, dito natin ilalagay. Gawin natin white. Pwede natin ilagay dito kung ano yung favorite saying nila. For example, thank you, mom and dad, for supporting my studies. Ayan. Then, duplicate lang natin to control D, itong slide, second slide, para sa third slide. Papalitan na lang natin ngayon ng picture and name, yung third slide. So, madali na lang. Pag naka-layout na tayo sa first slide and second slide, madali na lang yan. Ang papalitan na lang natin yung picture and text nila. Ayan. Ayan, control D lang ng control D sa slide natin para ma-duplicate. Ayan, pwede nating palitan lang ng palitan ng pictures. So, ganun lang ang gagawin natin. Okay, sa pinakang last part naman ng ating slide, pwede nating ilagay yung picture ng lahat ng graduates. So, ilagay lang natin sa baba itong logo. I-paste lang natin yung pictures nila dito. Unahin natin yung mga boys. Lagyan natin ng border. So, depende sa atin yan. Ayan. Kung marami namang boys, pwede kayong mag dalawang slide. Ayan. Sample lang naman to. Dahil isa lang ang picture ko. Kaya pare-pareho ang picture nila. Then, under their pictures, pwede natin ilagay yung mga names nila. Pwede rin nating dagdagan ng award under their names. Ayan. Control D, duplicate. Then yung girls naman, ito yung ginawa natin sa kanila. Ayan. So after this, pwede nating sa dulong lagyan ng congratulatory letter or congratulations graduate or graduates or batch 2021. So, lagyan na lang ulit natin ng background. I-paste natin dito. Ganito ang gagawin natin. Ayan. Paano natin ginawa yan? Mag-insert lang tayo ng background. Then, pati logo ilagay natin. Then, i-copy natin itong rectangular shape na to, pati name niya or text box para hindi na tayo matagalan. Ayan. Then, i-type natin dito sa text box ang congratulations. Palitan natin ang font. Comica ang ginamit ko. Then, mag-insert lang tayo ng shape para sa paglalagyan natin ng batch 2021. Then, gawin natin white. Color white. Then, nilagyan ko siya ng transparency. Medyo light. Ayan. Tansyahin na lang natin. Then, duplicate natin itong congratulations para sa pag-type natin ng batch 2021. Then, copy natin to, paste natin dito para naman sa pag-type pa natin ng you are truly deserved for all your hard work, dedication, and commitment. SCA Manila is mighty proud of you. Yan, medyo liitan natin. Then, after this, pwede na natin lagyan ng transition. Piliin natin tong curtain. Ayan, parang nasa stage lang siya. Nagbubukas yung curtain. Then, yung kanyang duration, gawin natin 3. Then, apply to all slide. Then, slide show na natin from beginning. Tingnan natin. Ayan. Ito na ang ating template for our virtual graduation ceremony.
If you want to have the soft copy of this template, you can comment your email address. And don't forget to subscribe to my channel. Thank you for watching. God bless.